mabuti naman at napakaganda ng panahon. Tamang-tama at makakapunta ako sa aking bukirin. Mag-harvest ako ngayon ng mangga kasi sigurado malalaki na at pwede nang pahinugin iyon. Tata, wala na pala talaga akong masungkit dito. Naubos na pala yun nung nakaraang linggo na panungkit. Akala ko may tira pa. Naubos na pala. Napaka-aliwalas talaga pag nandito ka sa bukirin. Fresh na fresh ang hangin. Makawaalis muna doon sa bahay kasi puro lang stress doon ang mga... Si Joe! Uy, Andy! Oh, ba't nandito ka? Alam, nandito ka rin pala sa bukirin. Huwag mong sabihin na may bukirin ka rin dito. Anong ginagawa mo dito? Ah, oo! Oo, kanina pa ako dito. Ay, ito nga, may dala akong basket kasi ang plano ko mag-harvest ako ngayon ng mangga. Sa'yo ba itong kamanggahan na ito? Oh my God! Nakaraang linggo lang, ang dami-dami pang bunga ng aking mangga dyan. Bakit wala nang bunga? Abaw, 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 si Joe. Hindi ko naman alam. Si Joe, si Joe, si Joe, si Joe. Huwag mong sabihin sa akin, si Joe, na ikaw na naman ang may pakala ng lahat ng ito. Sana nilagyan mo ng pangalan. Eh di, sana kung may pangalan dyan. Oh, Andy. Hindi ko sana pinakialaman. Dito na sana ako sa kabila na lungkit. Eh di, nung nakaraang linggo, eh, sabi ko, ubusin ko na. Eh sabi ko, parang wala naman nang may nagmamayari dyan. Eh di, sinungkit ko na. Alam mo si Joe, ikaw, wala ka na talaga ginawang tama sa buhay. Talaga, lahat na lang pinapakialaman mo sa akin. Agohoy, Andy! Agohoy, agohoy, agohoy! Bago mo sabihin niya na pinapakialaman ko ang buhay mo, pinapakialaman ko ang mga tanim mo, ha? Magbayad ka muna kay Aling Puring ng utang mo, ha? Hindi mo alam na kung may problema ka, ako rin naman ang pinatakbuhan mo. Hindi ba? Tapos dahil sabihin mo na lahat na lang na pinapakialaman ko sa'yo, nakikita mo to ang panungkit ko, baka isungkit ko to sa buhok mo na parang bulok na sibuyas yan. Nakaraan! Ang tinuha mo, ang papaya ko. Hindi mo lang dinala pati ang manok para kumplito ang patinula mo. Tapos ngayon, pati ang mangga na ini-expect ko na magkakapira ako. Wala na. Ay, huwag na huwag mo yan ipamukha sa akin, Ate. Dahil pasalamat ka lalong nakaraan, kinuha ko yung papaya mo. Hindi ko dinala ang manok at ang lad mo. Kasi kung nagkataon, dinali ko yun ay masarap talaga ang higop ko ng tinula. Oh, sinasabi ko talaga sa'yo. Paano pa? Ha, si Joe? Inaasahan ko yun na makakabayad ako kay Aling Puring. Abaw, 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 si Joe. Paano na? Ngayon, manggagalaitin na naman si Aling Puring sa akin kasi wala na naman akong ibabayad. Yan na yan, little learn na sa'yo yan, Ante. I suggest na sa susunod na pag nagbunga ang mangga mo dito, lagyan mo ng pangalan. Oo. At lagyan mo na karatulaw, babala ang mangga ito ay pangbayad ko kay Aling Puring. Dapat ganun. Sa susunod, pag ginawa ko pa yan sa akin, si Diyos, sinasabi ko talaga sa'yo, ikaw talaga ang ibabayad ko kay Aling Puring. Ay, yung kasalanan ko na hinarbes ko yan dyan. Inunaan ang kita. Oh. Ha? Tandaan mo yan. Ako namin naman ibang bumili niyan. Si Aling Puring din ang pinabitahan ko. O doon na siya kasi napakasarap na. Ngayon, uuwi na naman ako ng luhaan. Kasi, imbes na makakapag-harvest ako ng aking mangga, wala na pala ako i-harvest. Kasi inunahan na naman ako ni Sinjo. Walang hiya na Sinjo talaga ito. Kaagumpisahan niya, akala niya natatakot ako sa kanya. Hindi niya alam na nakaready na ako. May dala akong panungkit baka sa kanya. Ay, huwag na huwag yan lang talaga ako pangulangan. Hindi talaga ako magdadalawang isip na sungkitin ko yun ang bukok niya na parang bulok na sibuyas. Ngayon, katakti na naman ang ulo ko kung saan na naman ako maghahagilap na pangbayad ko nito kay Aling Puring.